Hello guys! So for today's video, pupunta kami ng SM Purview. Dahil meron kaming ticket for Kidzuna, pinabigay ito sa school nila. So eto na nga guys, habang nasa sakyan kami, tanong ng tanong makulit. Sabi niya, Ma, maglalaro ba tayo sa Kidzuna? Sabi ko, oo naman, ikaw pa ba? Tapos maya-maya nakita niya muna si Play-Doh bago humimakit. Picture daw muna kami. At ito nga nakita niya rin si Thomas, tag-hi siya. Sabi ko, anak, lupat mami, pakita mo yung pogi mo. Tapos tag-hi siya dyan. So andito na nga kami sa second floor at Diyos ko, grabe, talon ng talon. Akala mo siya ang may-ari ng mall. At makakatuwa lang ang mga bata kasi grabe yung excitement nila pag sa mga ganito pupunta. Tuwaliin, sinabi ko pa lang sa kanya, hindi na siya mapakali. And syempre guys, kung gusto niyo malaman kung anong oras kami napunta ng mall, napunta kami ng maaga, yung tipong kakabukas pa lang, every time na maglalaro siya. Kasi iniisip namin pag marami na, crowded na din yung tao. And ayan na nga guys, para siyang hipon, hindi mapakali. Kung ano-ano na yung dinadampot niya, naghahanap siya ng kutsilyo dyan, maghihiwataw siya. So dito naman nakapita na nga siya at yan ang ginawa niya. Halos lahat ng cards hiniwanan niya. And syempre hindi rin bohong din na may kibaling si Manny. So dito nga nakita niya ang nagpapaluto sa kanilang pagkain. At lumipat kami dito sa burger dahil gusto daw niya kung lutuan ng burger at saka fries. Tapos nainig na naman siya, hanap na naman siya ng ibang laruan. Actually dito ikot kami ng ikot. Talagang hindi siya mapahali guys, tuwan-tuwa siya kahit na mag-isa labo siya. So dito, eto na talaga yung kahit pa paano nakaupo din ako. Ayan, nagbuo kami at mabubuo daw siya ng bahay. At yung bahay daw ibibigay niya sa akin. So habang nagbubuo kami guys, nilibot ko na video yung buong Kidzuna. At kung mapapansin niyo yung crew nila hanggang ay naglilinis pa, shout out kay ate. Grabe yung safety dun sa place. I mean, alam naman natin may mga kumapalat ng virus niya. Nakita niya naman kahit na may tao na guys, naglilinis pa rin siya. For the safety na rin ng mga Pinos natin. So, ayan na nga. Mag-slide naman daw siya. So, si Mami naman sumama. Ito guys, tuwa-tuwa ako kasi kitang-break na kayong anak mo. Sobrang saya niya. Kahit na 1 hour lamang yung spend namin oras dito sa Kidzuna. Tapos parang pakaramdam ko ay nalulungkot siya kasi lalabas na kami. Pero kahit man paano, kahit ganyan naman si Simon guys, madali siyang kausap. Hindi siya yung tipo ng batang iiyak, ganyan, para lang huwag kami lumabas. Natutuwa ako sa anak mo kasi ang dali niyang paliwanagan, kaya ang kaya mong ibigay, binibigay ko. Ay, napunta ka kami ng Tom's World para mag-play din siya doon kasi nga guys, na-short siya sa may Kidzuna. Pero parang di naman siya umiyak at sinabi ko, sige lang mag-play tayo dito para may iba rin naman guys. At syempre guys, gusto ko rin namang maranasan ng anak ko yung mga gantong bagay habang bata siya. Dahil darating ang panahon, hindi na ako yung hahanap-hanapin niya. Or one day, hindi na ako yung gusto niyang kasama. At yun yung reality na nakakalungkot lang kung iisipin mo sa ngayon. At yun na nga, hindi naman kasi lahat ng bagay is expensive makukuha. Dito pala nakita ko na yung happiness ng anak ko. Tsaka masaya siya nakapaglaro kami kahit na alam naman niyang pauwi na kami after. Gusto ko i-cherish yung mga moment na kami lang dalawa kahit naman nandyan si daddy niya, busy lang talaga. Pero nakakatuwa lang guys kasi sabi niya, Mami, hindi ako magpapabuhat ha kasi si baby mahihipit. So nakakatuwa lang niya na po kasi sa age niyang 3 natatandaan niya. So dito nga pauwi na sana kami, tarita ni si Thomas, sasakay lang kami. Ang problema lang, inabutan kami ng break time. So sabi ko, ano ang break time pa? 1 hour pa yun. Sabi niya, sige Mami, hipo po na lang. So hinipo na niya yan dyan. Tapos may psych, uwi na tayo. Tapos sabi niya, sige ma, uwi na tayo, altok na ako. At ayan na nga, pauwi na kami.